isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Muli tayo ay inakay sa dakong ito. Amen po ba? Sa bawat may magbabahagi po. Hindi ko alam yung pangalan ni ate. Tawagin ko na lang po siya para siya maghayag ng kadakilaan ng Diyos na tinanggap nila sa kanilang buhay. Tagapulilan daw po siya. Si Ate Cecil. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Tita Cecil na tagapulilan. Pagpalang araw po. Pasensya na po kayo kasi mababaw talaga yung luha ko. Wala po kasing araw na pumapasok ako dito na hindi ko maramdaman po yung pakiramdam na bigla-bigla na lang tutulo yung luha ko pero hindi ko ma-explain kung bakit. Nung unang punta ko po dito din po ako nakaupo. Nagsasayaw po. Iyak ako ng iyak, hindi ko alam kung bakit. Nung naupo kami, sabi ko sa nanay ko, ina, naaamoy mo ba yun? Sabi ko, bakit ang bango? Nung ko lang talaga siya naamoy. Hinanap ko si Apo, sabi ko, wala naman. May nag-share po dito na kamukha din ng senior ko, nakaamoy din siya ng pabango na hindi ko naman malaman kung saan ang gagaling. Sabi ko, ina, naaamoy mo ba yun? Hindi ko po kasi marami din ako hindi maintindihan. Nandito po ako para nung una ko pumunta para magpabasbas. Ako po nahinto po. Ako po isang student nurse. Sa tagal po ng panahon na siguro po 14 years to be exact po na talagang hindi ako nag-aral. Nahinto po ako. Although graduated po ako. Nandito po ako para magpabasbas po kay Apo kasi kukuha po ako ng board exam. Ang tagal po kasi nawawala na rin po ako ng pag-asa na sa tagal ko po na nahinto, baka hindi ko na rin alam yung mga napag-aralan ko. Pabalik-balik po ako dito para hilingin po sa Panginoon, sa Ama, na sana ipagkaloob sa akin yung matagal ko na pong hinihiling at pinapangarap ko din. Hindi ko po alam kung nakailang balik po ako, pero sa tuwing pumapasok ako, talagang umiiyak ako, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko ma-explain. Ang huling punta ko po dito, na yumakap ako kay Apo, pero hindi ko naman siya naamoy na ganun naamoy ng una kong punta. Pakabango po talaga, hindi ko alam kung ano po yung pabango po na yun. Hindi ko siya ma-explain. Tapos, dalawang beses ko pa pong naamoy. Sa amin naman po, naamoy ko pa rin siya. Sabi ko, ano ba yung pabango na yun? Sabi ko, hindi naman humahangin. Basta lang naamoy ko siya. Tapos po, nung magbo-board exam na po ako November 21, 22 po, bago po ako pumunta sa area na pag-e-examan ko, nagro-rosary po ako sa daan alas 3, alas 4 po ng madaling araw. Sabi ko, kung kapitbahay ko nga po si Apo, kinatukon na para lang mayakap ko. Para lang pag mabasbasan ako bago mag... Kasi talagang kinakabahan ho ako eh. Nung nasa area na po ako ng mag-e-examan, alam niyo po ba kung ano lang nasambit ko nung nakikita ko po yung tanong? Panginoon, salamat po kasi alam ko na yung mga sagot. Tapos nung matapos po yung exam, lumabas po ako, hindi ako kinabahan, hindi ako ninervyos kasi nervyosa po talaga ako. Nagpanadag po ang loob ko na sumagot ng mga exam po talaga na hindi ko po ako lain na malalaman ko po. Siyempre po, gusto din naman ng Ama na humiling tayo, pero gumawa rin po tayo, hindi naman po basta hiling lang tayo, wala tayong gagawin. Ayaw naman po ng Ama na maging tamad tayo.
Talaga pong nag-aral din po akong mabuti at syempre po, pinakamalaki ang pananampalataya ko pong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Tapos nung exam po, lumabas po ako nakangiti. Kasi pakiramdam ko talagang ayun na, pasado na. Sabi ko ganun. Nung pangalawang araw po, ganun din po. Sabi ko salamat, natapos na. Ito naman po ngayon. Nag-iintay naman po ako ng resulta, ninenervyos na naman po ako. Kasi sabi ko nga, 75% lang. Sabi ko, Panginoon, 75% lang po. Masayang, masayang, masaya na ako. Abutin ko lang yung makapasa po talaga. Hindi ko naman po akalain na 75% mas mataas pa po pala yung makukuha ko po doon. Tapos po, humiling na naman po ako. Sabi ko, Diyos ko, patawarin niyo ako. Ito na naman po ako. Hindi ko po alam ngayon kung saan naman ako papasok. Kasi dalawang ospital naman po ang pinag-a-applyan ko. Hinihingan po ako ng resume. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, naguguluhan po ako. Tulungan niyo po ako. Alam niyo po ba, nung gabi din naman po na yun, ibinigay sa akin ang sagot. Nananaginip po ako na parang bigla pong may nagsalita sa tenga ko na doon ka na lang sa Good Shepherd. Ay, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, isang healing ko lang. Ito, binigay na ulit sa akin kung saan ako. Sabi ko, ganun. Talagang, alam niyo po yung pag-inasa niyo po lahat sa Panginoon, hindi ho tayo maliligaw, hindi ho tayo mapupunta sa masama. Talagang kapag, sabi ko nga, Diyos ko, sabi ko sa buhay ko na mahina ho akong tao. Sabi ko, ganun. Andi dito yung kahinaan ko, yung madaling matakot, yung ninenervyos. Sabi ko, kayo na ho ang bahala sa akin. Sa araw-araw ho talaga, hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Binibigyan niya ho ako agad ng kasagutan. Marami man ho ako hindi pa naiintindihan, pero alam ko talaga hindi ho ako pinababayaan. Kasi napakatagal na ho ng panahon na hindi ako nakapag-aral, nakapag-review talagang. Ang inuna ko po yung mga anak ko. Pinalaki ko po. Iyon ho muna ang naging ano ko sa buhay ko na palakihin ko muna yung mga anak ko. Ito nga po na nag-exam, dire-diretso naman po yung mga biyaya na ibinigay sa akin na hindi ko naman po talaga lubos akalain. Kaya po, yung mga hinihiling ho natin, huwag po tayong nagmamadali. Ibibigay ho sa atin sa saktong oras, sa saktong araw. Hindi ho yung hilingin natin bukas gusto natin, makuha na natin. Maghintay ho tayo. At saka alam ko pong hindi naman ho tayo lahat pababayaan ng Panginoon. Ayun lamang po at maraming marami pong salamat. Salamat po, mahal ng kapatid. Tunay nga po na ang biyaya ng Diyos at ang hiwaga niya kapag nanalikat na nanampalataya, ipagkakaloob sa iyo. Amen po ba? Na mapalad ka na kung paano yung amoy na yon, napakabango na hindi mo makita kung saan nagmumula yung bango na yon, patunay lamang na ipinadama sa iyo ng Diyos na siya'y kasakasama mo. Huwag kayo kang mag-alala at mangamba dahil ikaw ay tumawag na nambitan sa kanya, di kanya binigo, ipinagkaloob kung ano yung marapat sa buhay mo. Mapalad ka po. Congratulations. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po, tatawag po ako ng isa pang magbabahagi. Nais ko po sana ang tawagin ng isa kong kapatid na alagad na si Tita Marlene. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Tita Marlene. Muli po, isang magandang umaga sa gabing ito. Siguro po, nanibago po kayo kasi matagal po akong nawala. Hindi po ako natutungo sa dakong ito sapagkat
Pero niya pong pagdalisay na dumating sa aking buhay na hindi ko po malaman kung papaano. Sapagkat bigla, sabi nga po, kapag nawalay ka sa kanya ng paminsan, susubukan ka ng diablo. Sinusubukan po ako ng diablo sa hangsa, sa kasalukuyan po ngayon. Subalit, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. May ginamit po siyang dalawang anghel na natumungo sa aming tahanan kahapon na dinaan din po sa panaginip na sabi nga po, sabi ko po, Ama, magsugo ka naman sa akin ng mga kapatid ko kung sino man. Ipadama mo kung ano ang aking nararamdaman. Purihin, dakilain ng Ama. Kahapon po, nagte-text po sila sa akin pero hindi ko po sinasagot. Pero po, siguro po, ipinadama po sa kanila ng Panginoon kung ano ang aking nararamdaman, kung ano ang pagdalisay na aking pinagdadaanan hanggang sa kasalukuyan ngayon. Pinupurit, dinadakila ko po ang Ama. Sapagkat yun po ang naging katugunan na muli po akong madako sa dakong ito sa pamamagitan ng taong ginamit niya na ako ay tunguhang kahapon. Ang sabi po nila sa akin, Kapatid, ano ba nangyayari sa'yo? Bali sinabi ko po kung ano nararamdaman ko, kung ano pinagdadaanan ko. Sabi niya, sabi po nila, kaya mo yan, ikaw pa, sabi niya. Kaya po sabi ko po, sabi nila kahapon, ano, sasama na kita kahapon po, sinasama na nila ako. Sabi ko, hindi muna kung ano ang kalooban ng Ama, sabi ko po sa kanila. Tapos po, ang sabi ko po, parang uudyok po sa akin magpabanyos. Purihin, dakilain ng Ama. Sa oras po na sabi ko po, Ama, gusto ko pong magpabanyos nung papuro na ano yun. Salamat po sa Ama. Yung gusto ko pong mangyari sa buhay ko, na mabanyosan po ako, naganap po ngayon. Kaya po, Ama, pinupurit, pinasasalamatan po kita. Sa pamamagitan ng taong ginamit mo para sa akin, lalong-lalo na po sa mahal na Apo Kunching, na patuloy pong nagdudumudulog sa mga anak niyang may mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya po Ama, sa oras pong ito, nananalig at nagtitiwala po ako, ipagkakaloob mo rin po ang takda na ako ay makalalaya sa aking pinagdaraanan. Maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Bawat lingkod, lahat tayo naririto, walang exempted sa pagsubok. Maski man po ako nang nandito sa harapan ninyo, na talaga nga po, ang sabi nga po, kapag dumaan ka doon sa pagsubok o pagdalisay, wala ka po talagang kakapitan, tanging ang Diyos lamang. Sapagkat kung paano tayo binigyan ng lakas, buhay, pag-asa, binuhay sa ating diwa, ang tayo ay magkaroon ng pag-asa, magtiwala, maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na siya ay may magagawa sa bawat isa. Panghawakan po natin, huwag tayong magpaagaw doon sa oras na parang manghihina ka. Sapagkat sa bawat araw, ang tangi lang nating aasahan, walang dilit iba, kundi ang kapangyarihan at hiwaga ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Mahiwaga, mabiyaya ang Diyos. Opo. Bilang mga lingkod, mayroon din mga pinagdaraanan. Salamat sa isang mahal na Apo Kunching
na sa bawat pinagdaraanan ng mga lingkod, naroroon yung pag-apuhap, pagdulog. Na bakit po ba nagaganap sa isang lingkod ang magkaroon ng pagsubok o pagdalisay? Hambing nga po sa ginto, habang ikaw ay dinadarang sa apoy, doon nabubuo at nagiging isang mataas na uri ng ginto. Sa ating pananampalataya, kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, tinitingnan lang ng Diyos kung hanggang saan yung ating pagtitiwala, pananalig sa Kanya. Sabi nga ni ate kanina, ni ate Cecil, na ibinibigay ng Diyos sa tamang panahon. Mag-antay ka lamang. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, muli tatawag po muli ako ng isang magbabahagi. Mula po sa Baliwag, tinatawagan ko po ang mahal na anak. Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Natanggal na po ako ng face mask. So, nung nakaraan, binibilang namin kung ilang taon na ba kami nandito. So, isipin namin na 2006, nandito na po kami. And then, unti-unti na sinubok ng panahon. Dahil naging busy, nag-aral, may trabaho, unti-unting nabawasan. So, darating ang punto o darating sa buhay ng tao na ibabalik at ibabalik ka kung saan ka talaga nararapat. Tama po ba? So, magsisimula po ako sa isang... Naiiyak na ako. Okay, magsisimula po ako kung paano ako nagmahal ng isang kamag-anak. Sino po ba dito naniniwala sa sanib? May naniniwala po ba sa sanib? So, sabi nga po nila, hindi ka daw maniniwala hanggang hindi nakikita na sarili mong mga mata. Dumating sa punto na naniwala ako. Kasi makikita mo o makikita mo ba ang isang normal na tao na lumulutang? Alas dos ng madaling araw. Dahil ako po ay nabiyayaan na makita ang mga hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao, nakita ko po. Ngayon po, kinabukasan, nagdadasal po kami ng para sa kaluluwa. Kasi yun po yung sinasabi ng mga... Nasa paligid namin ng mga ligaw na kaluluwa daw yon. Ngayon, pinagdasal po namin sila sa isang chapel po ng lola ko. Nakaupo po ako sa isang gilid na nasa taas ko po ang pieta, la pieta na malaki. Nakaupo po ako, naramdaman ko po yung lamig ng likod ko. Para po ba kung nasa isang bloke ng yelo, na nakahiga sa bloke ng yelo? Noon ko lang po ulit yon naramdaman, na ganun yung pakiramdam na sobrang lamig. Sabi ko, Ama, nagdadasal po ako ng pagsasyam ng kaluluwa. Nagdadasal po ako, sabi ko, Ama, huwag mong ipahintulot kasi baka hindi ko kayanin. Pero, wala po akong nagawa. Wala po akong nagawa. Isang bata po na hindi ko na hindi nila nakikita, na nakikita ko. Imagine po yung krus na maliit, hawak ko po siya. Hawak ko po siya na ganito. Ganyan po ako. Isipin niyo po na hindi sobrang higpit. Nakahawak lang po ako sa krus, pero yung kamay ko po ay kulay violet. Sabi ko, Mama, ginagapos niya yung kamay ko. Mama, ginagapos niya yung kamay ko.
meron po kaming isang divine mercy na yung gantong kalaking divine mercy. Alam niyo po ba yung parang siyang ano, punong-puno ng liwanag? Nag-ilaw talaga siya ng maningning na maningning na maningning. Sumigaw ako, Mama, kunin mo yung divine mercy. Sabi ko sa kanya, talagang hindi po talaga matanggal yung gapos tong kamay ko. Pinilit nilang ipasok dito yung divine mercy, tas niyakap ko. Sabi ko, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa... Paulit-ulit, hanggang sa nawala na po yung gapos tong kamay ko. Sabi ko, Ama, maraming salamat po. Akala ko po tapos na. Kinabukasan, okay na po ako maghapon. Okay na din yung pinsan ko maghapon. Okay na po kami. Sumunod na araw, iba na naman. Meron na namang kakaiba na nararamdaman ng katawan ko. Gabi, alas 7 ba? Ano po eh, matatapos na yung gawain. Sabi ko, pumunta na tayo kay Apo. Punta kami. Habang bumabiyahe kami, yung tatay ko po yung nagda-drive. Alam niyo po ba na nakikita ko, may nakaupo sa harap ng tatay ko, inililiko niya yung manubela. Inililiko po talaga niya na papunta kami sa kabilang side, which is mababangga kami. Ginawa ko po, niyakap ko yung tatay ko, sabi ko, Papa, dahan-dahan, hihintayin tayo ni Apo. Sabi ko sa kanya. And then, nung malapit na kami, idalawang simbahan po yung dadaanan namin eh. Simbahan ng Baliwag at simbahan ng dito po sa De La Merced. Apo, hindi ko po nakita yon, yung simbahan na yon. Alam niyo po, nakita ko, dagat. Dagat po. Sabi ko, nasaan yung simbahan? Kasi magsa-sign of the cross po ako eh. Nasaan yung simbahan? Wala po talaga. As in, dagat lang po yung nakita ko, purong tubig. Sabi ko, ano sabi ko nun? Apo, alam kong naririnig mo ko. Ama, alam kong naririnig mo ko. Sasalubungin mo ko. Baba na po kami ng honor, baba po kami sa sasakyan. Pagbaba ko po ng sasakyan, para pong pinako yung paa ko, na talagang nakaganyan lang po ako, tapos hinahatak nila ako, hindi po ako gumagalaw. Nakapako po talaga yung dalawang paa ko sa simento. Talagang hindi po ako gumagalaw. Pasok po kami. Pagdating ko po sa gitna, lumalabas ang mahal na Apo. Tapos po, pupunta ako sa kanya, pero hindi po ako napunta sa kanya, then wala na po akong alam sa nangyayari. Kinagkwento po nila na pagdating ko daw po dito, humagulgol na lang ako ng iyak. Iyak lang daw po ako ng iyak, sumisigaw ako, iyak ako ng iyak. Wala po akong matandaan. Doon po sa mga nakakita sa akin noon, wala po talaga akong matandaan kung ano ang nangyari. Pero isang-isa lang po sa lahat ng sinabi ng mahal na Apo ang natandaan ko. Anak, mabuti ang puso mo, huwag kang magpasakop sa demonyo. Yun lang po yung sinabi ng Apo. At simula po noon, bumalik na po kami dito. At masasabi ko pong buhay po talaga ang Diyos dahil talaga ang puso ko po ngayon, ang isip ko po ngayon ay wala na po ang lahat ng negativity, lahat ng naramdaman ko noon, wala na po ngayon. Meron pa rin konting-konting takot na pagpik kumalus ko sa kusina, yung puso ko kumakabog. Pero sinasabi ko, wala yon, hangin lang yon. Palagi ko pong kinokontra kasi ang sabi ng mahal na Apo, anak, sinusubok ka lang, huwag kang magpasubok. Kaya po sabi ko sa kanya nung nakaraan, pinalo pa nga ako ng mahal na Apo sa puwit eh. Sabi niya sa akin, anak, kung hindi dahil dyan, hindi pa tayo makikita ulit. So, yun lamang po, palagi po nating tatandaan na buhay po talaga ang Diyos. Na ang Diyos po ay gagalaw at gagalaw kahit hindi natin siya naaalala. Para po patunayan sa atin na kahit hindi natin siya naaalala, siya na Diyos, among buhay, ang nakakaalala sa atin. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid.
Salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang pahayag mula sa unang sulat ni Juan. Mga minamahal na kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pahayag mula sa aklat ng mga awit. Sa iyo lamang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kukunang mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang aking pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili kung di tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, aking pupurihing tunay. Sa gabi man at araw, ito'y walang magiging humpay. Ikaw, Ama, ang kalasag, ang buhay at sigla ng lahat. Ikaw ang tunay na liwanag na di mamamatay kahit saglit man lang yaan. Ikaw ang tunay na maasahan sa hirap at dusang nakakamtan. Katighaway binibigay, di mababayaan, ni pababayaan ng sinuman. Sapagkat ikaw ang lumalang, kahit kanino pa mang nilalang, na taong dapat sa iyo'y magparangal. Kaya naman ang ibig mo'y ikay kilalaning tuwiran upang ipagsumigaw ang iyong kabutihan. Nek karamenyahanam, nek karamenyahanam, nek karamenyahanam. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mula kay Marcos. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanyang mga lagad at ang sabi, ilang ang pook na ito at malapit ng lumubog ang araw, payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karating nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga lagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi,
lilimapo at dadalawang isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya naupo sila ng mandaan at lima-limampo. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang dalawang isda at pinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tinipon ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol sa mga nagsikain 5,000 ang mga lalaki. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang gagawa ng ganito? Sino nga ba ang makababatid ng ganito? Sino nga ba ang tunay na maghahayag nito? Sino nga ba ang dapat kumilala sa ganito? Walang dilit ibang maghahayag, gagawa at magbibigay ng ganitong gawa. Maliban ang Ama, at wala ring dapat makakilala at makakita sa ganitong ginagawa niya, kundi ang mga anak niyang minamahal at tinatawag na mga anak ko. Kaya't kung mga anak kayo ng Ama at di kayo lahi ng ulupong, mababatid niyo ang katotohanan, mararamdaman niyong siya'y buhay, mapapatotohanan niyong siya'y dakila magpakailanman. Sumainyong kapayapaan, paghariyan kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Makikita mong maliwanag ang taong sa iyo'y nagmamalasakit. May ginagawa, may gagawin, hindi sa salita. Mapapatotohanan ang tunay na sa iyo'y may pag-ibig, may pagmamalasakit, may gagawin at magagawa. Kaya't kung ito'y nakikita ninyo sa kapwa niyo tao, magpuri kayo sa Ama, magpasalamat kayo sa Kanya, nahahayag ang kanyang kabutihan sa mga taong katulad nila, at kung kayo'y gayon din, matutulad din kayo sa mga tumutulad sa kabutihan. Ne karamenia hanam, ne karamenia hanam, ne karamenia hanam. Kaya nga't kung nagbibigay ka dahil gusto mo lang, ngunit walang pag-ibig, kundi ang dahilan, gusto mong sumikat, gusto mong parangalan, gusto mong papurihan, gusto mong pasalamatan, ngunit hindi mo gustong makilala ang Ama dahil sa bukal mong puso, dahil sa bukal mong pag-ibig, ano ang silbi? Kaya mapapalad kayo na bukal ang puso nyo sa ginagawa sa kapwa nyo na may pag-ibig na totoo, at pinadadaman nyo ang gawa ng Ama para makilalang buhay siya. Ne karamenia hanam, ne karamenia hanam, ne karamenia hanam. Kaya nga, ang tunay na umiibig nagmamalasakit, at kapag kaawa-awa ang kanyang minamahal, nais niyang hanguin sa kaawa-awang kalalagayan. At kapag nagugutom, nais niyang pakainin at busugin. At kapag nalulumbay, nais niyang maaliw at pagalakin. At kapag nahihirapan, nais niyang paginhawahin. Ngunit,
kahit anong gawin ng isang tunay na nagmamahal sa mga minamahal. Kung walang damdaming tulad niya ang mga minamahal at ginagawaran ng kabutihan, hindi nila mararamdaman yan. Kaya naman, mapapalad kayong mga nakadarama sa ginagawang mabuti ng Ama sa pinakikitang kabutihan niya sa pagmamahal sa inyo na ibig nyo'y mahalin siya at magmahal kayo ng kapwa-tao. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Sapagkat wala ngang imposible ang lahat sa Kanya. Ang lahat ay posibleng magagawa niya. Ang kulang ay napagkakasya niya at maaring palabisin pa. Ang wala ay maaring sidlan niya at paapawin niya. Ang kakaunti ay maaring paramihin niya at magsidami sila. Ang malayo, maaring niyang ilapit at mapalapit, magkalapit-lapit sila. Kaya nga, ang imposibleng magagawa ng tao ay posible niyang magagawa. Kaya't kung ang tao ay sa kanya ay nagtitiwala, patuloy na naniniwalang may magagawa siyang hiwaga. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Kapag lumagok ka ng laway mo, saan ba nagmula ito? Nakita mo bang bumalong sa bibig mo? Ganyan din kung magbigay ang Ama. Hindi mo batid kung anong ibibigay niya. Ngunit kung umaasa ka at nagtitiwala sa Kanya, hindi Kanya bibigyang malalason ka. Hindi ka bibigyang magkakasakit ka. Hindi ka bibigyang magugupo ka. Hindi ka bibigyang magugulimihanan ka. Hindi ka bibigyang malilito ka. Hindi ka bibigyang madidimlan ka. Hindi ka bibigyan malulumpo ka. Kundi kung lumpo ka, gagamutin Kanya. Kung nadidimlan ka, liliwanagan ka. Kung nahihirapan ka, bibigay ang kaginhawahan. Kung nalulumbay ka, aaliwin Kanya. Kung nanghihina ka, palalakasin niya. Kung ginugupo ka ng kapwa mo, ikaw ay magpapadama ay siya. Sapagkat kung dinarama mo siya, alam mong pagkilos niya, mabuti, maganda, at pawang kabutihan. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Kaya nga't, ang mga inaalipin ng masamang espiritu, alipin ng kaguluhan, alipin ng kasamaan, alipin ng kalituhan. Subalit, ang mga alipin ng kabutihan at banal na espiritu, alipin ng kasiyahan, tunay na kagalakan, liwanag ng isipan, liwanag ng buhay, panatag na kalooban, payapang namumuhay, galak sa kalooban, kanilang nakakamtan. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Kaya't, anuman ang balibalita, di pagdakay naniniwala. Anuman ang ibinalita, di pagdakay nasisindak. Anuman ang narinig, di pagdakay naulinigan. Pagkat ang ibig nilang unang mabitid at marinig, ang mga katagang, anak, huwag kang mabahala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag tunay na nagmamalasakit sa iyong kapwa mo, anong hangarin at layunin niya? Mapasaya ka, mapaligaya ka, at makita niya nasa kapayapaan ka. Subalit, kapag ang kapwa mo'y naiinggit sa iyo, anong ibig niyang makita sa iyo?
magupo ka, igupo ka, magupo, at mabagsak ka pa. Ngunit, kanino nagmula ang ganitong diwa at kaisipan? At kanino ito layunin? Kaya't kung ang tao'y may mabuting espiritu, hindi ito gagawin. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman ang dahilang isinugong anak ay nababatid ang kanilang kalooban, damdamin, at kung nagugutom na. Kaya't tinanong, ilan ang inyong mga tinapay diyan? At nang wikain lima lamang at dadalawang isda, tumingala at nagpasalamat sa ama. At alam na ng ama ang gagawin niya sa anak na tumatalima sa mabuting gawa niya upang pakilala't isalarawan kung sino siya. Kaya't nasa mabuti ba ang layunin mo? At pinasasalamatan mo ba ang ama dahil sa ginagawa at pinagagawa niya sa iyo? Tandaan mo, hindi kanya ilalagay sa alanganin at di kanya iiwanan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung ibinigay sa'yo ng ama ang dapat mong gawin, at ikaw naman ay sa kanya'y sumusunod, ilalagay ka ba niya sa kasasadlakan mong kapahamakan? O kung anong sinunod mo sa kanya, ang pagsunod mo sa kanya ay pagdadala sa'yo sa kabutihan. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Nang pinaramdam ba niya sa'yo na buhay siya at kailangan mo siya, pinahalagahan mo ba siya at minahal mo? Kung gayon ang ginawa mo, hindi mo mapapatotohanan na ikaw ay taong walang kwenta. Kundi ang mapapatotohanan mo, binigyan ka ng silbit kabuluhan ng buhay, kaya't pahahalagahan mo ang buhay sa iyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya nga't kung nagbabalat ka ng isang gulay o prutas, hindi pagdakang tapos na. Kung dalas-dalas ka at hindi mo alam kung paano mo ito gagawin na mag-iingat at baka masugatan ka, baka nabalatan mo yung binabalatan mo, may sugat ka. Kaya anong gagawin mo? Iingatan mo rin ang katawan mo na baka masaktan yung daliri mo. Kaya't anong gagawin mong pagbabalat? Dalubhasa ka man o bihasa ka magbalat. Sinisigurado mo na malayo ang daliri mo. Tao, kung kayo mismo ang humahanap ng sakit nyo, anong kasalanan ng ama sa inyo? Kaya nga, kung dalas-dalas ka sa ginagawa mo at sa dalas-dalas mong ginagawa, naibig mo lang ito, maaring sa pagdalas-dalas mong gawa, maaring sa pagdalas-dalas mong salita, ikaw ay nagkamali, ikaw ang nagkasala, ikaw rin magdadala. Kaya nga anong ibig ng ama? Maglimi kayo, magtanto kayo, magnilay kayo sa bawat sinasabi ninyo, sa bawat ginagawa nyo, upang kayo rin mismo sa ginawa nyo'y masyahan, matuwa, magalak ang puso nyo. Hindi sa inyong ginawa, sa inyong sinabi, kayo'y mabagabag, mabalisa, malito, magulumihanan, at
hindi makatulog. Kaya mapapalad kayo na di binabagabag ng damdamin ninyo, na di ginugulo ang isip nyo dahil nasa inyo ang mabuting espiritu. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Sapagkat hindi kayo tinawag ng ama na anak para ipahamak, kundi tinawag kayong anak para kayo'y maganap. Sapagkat alam nyo, ang ama ninyo ay siyang ama ng lahat. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. At di kayo tinawagan para ihandusay at maglupasay, kundi kayo'y tinatawagan para itindig at dibangon. Kaya't kung gupo ka, titindig ka, ibabangon ka. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Hindi kami nahal para ikay pasakitan, kundi minamahal ka para ikay paligayahin. Kaya't kung ang puso mo'y siyaman din, ang ligaya mo'y aapaw. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang lahat ay nakikigamit lamang sa bawat kaloob ng amang mahal. Buhay mo, ginagamit mo, nagpapagamit ka kung sa kapwa mo'y sumusunod ka. Kung magkaminsan, ang tao ay ganito. Nahihiya sa kapwa-tao na gumawa na maganda at mabuti sa kanya. Kaya kahit nahirap na di makapagsabing ayaw ko na, ngunit sa amang nagbigay ng buhay at lahat ng mga bagay na nasa kanya, hindi man lang masabing, Panginoon, salamat sa lahat ng kaloob mo. Ano kayang maigaganti ko sa iyo? Yamang pagkain, bagay o ano, ay di mo man kailangan ito. Kaya anong dapat iganti mo? Ang pagiging totoo mo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya nga't ang mga tunay ding sa inyo'y nagbibigay, hindi naghihintay ng ganti kailanpaman. Sapagkat kaya ginawa nila yaon at sa inyo'y ginawad, ang alam nila sa mabuti nilang ginawa, may Diyos Ama na gaganti na higit pa. Kaya hindi sila naghahanap ng gantihan, hindi sila naghahanap ng parangal, hindi sila naghahanap ng papuri, hindi sila naghahanap ng pasalamatan, at hindi sila naghahanap ipangalandakan. Mapapalad kayong lihim na gumagawa ng kabutihan, ngunit kailanman sa amay, hindi na lihim yan. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang gawain ito, binigay ng libre, pamahagi ng libre, subalit ang binigay sa iyong buhay, kailan may di pababayaan ng iyong pinaglilingkuran. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Sapagkat kung kumakain ng kapwa mo pinaglilingkuran, ika'y tao ring naglilingkod na kailangan mo ng pagkain. Kung nanunot ng damit ang kapwa mo pinaglilingkuran, ikaw rin kailangan mong manamit na may saplot sa katawan. Kung ikaw ay kailangang tumawa, nararapat din ikay makatawa ng masaya, ngunit hindi ka tumatawang tulad ng iba, halakhak kunwari may puot sa dibdib nila. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay
nakarinig. Kaya't mapapalad kayong tunay ang inyong damdamin. Tapat ang inyong kalooban. Wagas ang inyong pag-ibig. Ang amang nasa inyo ay mapapalaganap ang mabuting layunin. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Kaya nga't di ka maring mabuhay ng mag-isa at di ka maring mamuhay ng iisa. Lagi kang may kasamang di mo nakikita. Yaw na yung nakakakita kahit kanino pa. Kaya't kung lahat lamang ng tao'y kilala siya, matatakot na magkasala at sa kanya unang mahihiya, hindi sa kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sumandali pa alam, katauhay idaratal, upang inyong mapagbulayan ano ang kaibahan ng pagtutur at pagwiwika bilang katagang salita. Buhay bang Diyos! Buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya, dakila at walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay, kailanman di mapapantayan. Tanggapin mo, kilalanin mo, magsuri kak sa kanya, ikay masisiyahan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Katang isip baga iyan? Saan kinuha't hinugot na kaisipan? Pinag-aralan ba gaiyan? Sino nagbigay para pag-aralan? Kung magkagayon at batin yung di mula sa totoong tao, kundi sa totoong di nyo nakitang lumikha sa tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Muli sumainyo ang kapayapaan. Paano mo hahatulan ang kapwa mo? Nakikita mo ba kung anong taglay nito? Paano mo huhusgahan ang kapwa mo? Alam mo ba kung sino siya bilang tao? Paano ka manghuhusgahan ng kapwa mo? Di mo ba alam ang hinatulan mo ay gagawin din sa iyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kung anong ginawa mo sa kapwa mo, siyang gagawin din sa iyo. Kung anong tinanim mo siyang bunga, kung anong nangyari, alalahanin mo, walang tunay na kakakilala at nakababatid sa pangyayari sa'yo, sa kapwa mo, sa mundong ito, maliban ang lumikha ng lahat sa lupa. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos! Masaya ba kayo? Congratulations! Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, minsan nahihiya ako doon sa mga kamag-anak. Eh. Ganyan lang. Hawa, yung hindi nakakaintindi, salbaye kayan. Pamangking ko lang, eh kayan eh. Teka. Kaya alam niyo po, minsan, pumupunta ako sa patay pagkakamag-anak, hindi ako pumupuntang gabi. Eh kasi, nakasanayan natin at napalaki kami ng magulang, lahat na lang ipinagmamanuhan, pati yung matanda sa dugo, kahit matanda ka sa kanya, bata sa sayo, pagmamanuhan mo. Eh,
Pagalimbawa, bata siya sa akin o matanda siya sa akin, ang ginagawa niya ay lisya sa katotohanan at puro sismis ang ginagawa. E pagmamanuhan ko ba yon? E di ba gagalit sa akin? E kasi sabi ng espiritu, wag mo pagmanuhan yan, wag mo pagmanuhan yan, wag mong haluan ang iyong espiritu. Eh, sasabihin, banal ka ba? Kaya, sorry. I'm sorry, my love, kung mayroong galit sa akin. Ang mahalaga, di ako nagagalit at wala akong kagalit. I'm sorry, my love, kung mayroong sa akin ay di tumanggap. Ang mahalaga, ako ay tinanggap ng Ama na sa akin ay nagbigay nitong aking buhay at sa inyo rin may taglay na buhay na kayo'y kapwa-tao lamang na mayroong kamatayan iyan. I'm sorry kung mayroong saki umaayaw, subalit ako ay walang inaayawan pagkat ako'y nasisiyahan. Kahit na mayaman o mahirap at dukhayaan o kay sarap pakitunguhan na totoo tapat yaan na walang kapaim babawan. I'm sorry kung di ako paniwalaan. Ang mahalaga, may saksi sa aking aral, sa aking binibigkas at winiwika. Walang dinitiba ang Diyos na dakila, ang Diyos na mahiwaga, Diyos na mahimala, kaya ako'y nagkaganito sa lupa. I'm sorry kung di kayo nasisiyahan. Ang mahalaga, tuwang-tuwa ako kahit baliw ang pananaw sa akin ng tao. I'm sorry kung di ako matanggap-tanggap nang sa akin ay nasusuka sa mukha ko basta ang amak ay masaya ko. Pagkat siya lamang ay sapat nang lumigaya ako. Wow. Buhay ba ang Diyos? Salamat sa iyo, Ama ko, sa awiting binigay mo sa tinuro ng iyong Espiritu Santo upang matutong umawit ako. Salamat at pinagtiwalaan mo ako, isa kong taong hindi banal ako, hindi rin matangkad at matalino. Subalit ikaw ay matalinong totoo, matangkad ka na di nakikita, langit at lupa'y abot mo. Kaya't ang ibig ko'y manahan na ako sa'yo, sa diwa't loob ko'y gamitin ito na makinabang ang kapwa ko tao. Kahit mayroong
Kuma ayaw di gumugusto. Ang mahalaga, ako'y ginusto mo at di aayawan ako. Amen. Oh, di nakaawit ako. Boy Bang Diyos. Oh, sige nga. O, di kung nainggit ka sa akin, tularan mo ako. Eh, kung nagagalit ka, di tumulad ka. Hindi man ako magagalit sa'yo kahit tularan mo ako ng tularan. At hindi rin ako magsasalita kahit ano pang gawin mo. Iyan ang sasabihin ko sa taong ayaw sa akin. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Bakit? Sapagkat masarap ang walang iniisip na kagalit. Kaaway. Masarap ang di naiinis. Masarap ang hindi nagdaramdam. Masarap ang walang inggit. Masarap ang di nagseselos. Naka, napakahirap kapag taglay mo yan. Baka wala kang sakit, magkasakit. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Oh, di baga, yan ang natutunan ko sa Diyos. Yan ang tinuro sa akin. Ngayon, kung di tinuro sa inyo at hindi natuturo sa inyo, abay, tuklasin nyo nang maituro sa inyo. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Basta ako, gusto ko tinuro sa akin, kaya nais kong isabuhay ito. Hindi ako banal. Nagsisikap pa lamang. Nagsusumakit. Kaya kahit na ako'y nasa bahay lang, masaya ako. Kahit ako'y nag-iisa, aba, hindi ako naghahanap ng may perya doon, pupunta ako. May party doon, pupunta ako. Masaya ako. Masaya ako kahit wala akong kausap na tao. Bakit? Hindi ko kailangan makipagkwento ang tumawa ng tumawa'y kausap ko at magpasaya ako sa kanya para maging maligaya ko. Ang kailangan ko, may ligaya ang puso ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Eh, nagpunta ka ng mall, di ka nasiyahan. Bumili ka, nagkagastos ka, nang umuwi ka, nagre-reklamo ka. Wala ka namang kayamanan, bili ka ng bili. Nung maubusan ka, aba, wala ka namang kayamanan, sugal ka ng sugal. Nung maubusan ka, aba. Ano ngayon ang gusto mo? Subalit, hanapin mo nang hanapin ang salitang banal, di ka maubusan. Sumunod ka ng sumunod sa Diyos mo, di ka malulumbay. Pakinggan mo na siya ng pagpakinggan, di ka madidimlan. Kaya't hanapin mo siyang hanapin, siya iyong masusumpungan. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Maligaya ba ang buhay? E ano, kung ang damit ko'y paulit-ulit na lang, wala na sa uso, sige pa rin ako. Eh doon ako masaya sa suot ko. Ano naman pakialam ng kapwa ko kung yun ang gusto ko? Eh nakauso man ako, mahal man ang sinuot ko. Kung ang tingin sa akin ng Diyos ay demonyo ako, ay di bali na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Eh ano naman, kung ikaw lang ang suit ko at wala akong sakbit-sakbit kale-kalembang, basta ang mahalaga, ginto ang puso ko. Buhay ba ang Diyos? Eh paano niyong makikita gintong puso? May ginto ba ikang puso? Oo, yung may gintong pag-ibig sa kapwa-tao. At hindi mo yan malalasap kung marami kang galit sa puso mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Tingnan niyo ang katabi niyo. Tingnan niyo ang katabi niyo. Kaya minsan may nagsabi sa akin, eh kasi po eka, baka mapagalitan niyo ako. Aba, ulitin mo sinabi mo. Ulitin mo sinabi mo. Gagawin mo pa ka ako akong sinungaling. Sa ibang tao, sinasabi ko, huwag kayong magagalit. Pagkatapos ka ako, sasabihin mo sa akin, nagagalit ako. Paano kita kinagalitan at bakit ako nagalit? Paliwanag mo ka ako. Paliwanag mo. Hindi po. Wrong term lang po. It's okay, fine. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O di, nagkaintindihan kayo. Eh, sa doon sa tatanggapin mong nagalit ba? Hindi ako nagalit. Sasabihin ko, pinangangaral ko, huwag kayong nagagalit. Huwag kayong magagalitin. Tapos ako pala nagagalit. Yung bibig ko pa, gali.
Eh, wala akong magagawa ka. Kung ganito'y bibig ko, ganito'y boses ko. Pero hindi ako galit. Nagtutuwid lang. Eh, ang tao, pagka tinutuwid mo, galit eka! Eh siya, galit. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Napagalitan eka ako. Tinuwid lang. Aba, iba yung napagalitan sa tinutuwid, inaaralan, pinangangaralan. Kaysa yung nagalit, pinagalitan, demonyo ka. Walang hiya ka. Suklam ako sa'yo. Yun, galit ka nun. Pero kapag sinabi mo, ba't mo naman ginawa yun? Ba't mo naman sinabi yun? Pagtutuwid yun. Pangangaral yun. At yan ang di nagustuhan ng mga eskriba, pariseyo, mga hentil, mga paimbabaw. Dahil hindi maunawaan ang totoong layunin ng Ama sa anak na binaba bilang Hesukristo. Kaya kapag lingkod ka, yung sinasabi mong totoo, hindi totoo sa mga hindi totoo. Ngunit sa mga totoo, totoong totoo, tanggap na totoo. Buhay bang Ama! At kapag totoo ka, yung mga hindi totoo, sabi sa'yo, loko-loko. Ngunit sila ang totoong loko-loko. Buhay bang Diyos! Bakit? Mapanloko ng kapwa, niloloko kapwa. Ikaw naman ayaw paniwalaan dahil hindi ka loko-loko. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Pag may binigay, tuwan-tuwa. Pag walang naibigay, eka, hindi yan mabait. Dahil sa binigay, mabait ang tawang, mabait ang tingin. Bakit? Lahat ba nang magbibigay at nagbibigay mabait? Ang Kristo walang binigay na kayamanan sa mundo. Walang binigay na bagay. Ang Kristo ay tinulungan, sinuportahan ng mga gumusto, ng mga nagmahal, ng mga nakadama, ng nangakakilala at kumikilala sa mga aral niya. Nangangabuksan, nakadama, may Diyos Ama. Kaya, hindi nagkulang sa lahat ng kailangan. Mga apostol, hindi nagkulang na kapag bibigay pa. Oh, nagbigay ka ba? Ba't ka masuri? Namigay ka ba? E di bang pasalamat ka na kapag bibigay ka? Eh, ngunit kung nagbigay ka, demonyo ka, kung di kita binigyan, hindi nagbago buhay mo. Eh, ba't binigyan mo pa? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Demonyo pala, ba't binigyan mo? Mga minamahal ko, sa unang buhay mo, di mo alam ang matuwid, di mo alam ang tama. Ngunit, kung tunay mong kinikilala at nakilala na ang iyong pinaglilingkuran, tinatawagan at sasambahin, pinabatid sa iyong tama, natutunan mo ang tama, saan ka ba ngayon? Ano ka na ngayon? Sa tama ka na ba? O sa mali ka pa rin? Sa totoo ka na ba? O sa kahuwaran pa rin? Mapapalad kayo na nagpapakatotoo at natatama ang buhay nyo. Pagpalain kayo. Taas-taas nga, bye! Kaya po, kung hindi pa kami nakatayo, oo, nakaupo muna kayo. Taas ang kamay, ganyan lang, oh. Oh, anong nararamdaman ng kamay nyo? Matigas ba? Matigas ba? Baka madamot kayo. Matigas ba? Matigas ba? Baka matigas ulo nyo. Malambot ba? Malambot ba? Malambot na puso nyo. Aba, kay palad nyo. Tayo-tayo na, tayo na. Tayo na. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Aba, mayroon ba imposible sa Ama? Mayroon bang mahirap sa Kanya? Mayroon bang di magagawa siya? Aba, lahat ay posible. Lahat ay maginhawang gagawin niya. Lahat ay magagawa niya. Kaya taas ang mga kamay at siya'y parangalan at papurihan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-alala.
saya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay niyo'y Ama. Ang Espiritu niya. Pangalawa lamang ang mga bagay na kailangan ninyo ng buhay niyong taglay bilang tao. Kaya naman, kung lagi siyang mahalaga sa inyo at pinahaalagaan niyo, mararamdaman niyo ang kahalagaan niya at mapapadama niya ang pagpapalaga sa inyo. Kaya't patuloy niyo siyang maaalayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Masadyang kay dakila niya. Kuminsan maganda at mabuti ang sinasabi mo sa kapwa mo. Kung hindi maganda sa pandinig niya at pandaman niya, gagawin niyang masama ito. Ngunit pakatandaan mo, kung mabuting totoo ang sinabi mo at ginagawa mo sa kapwa mo, may mabuting ang masaksi sa iyo. Kaya't ipagpatuloy mo maganda at mabuting sinasabi mo, kahit hindi sa iyo'y gumusto ang kapwa-tao. Sapagkat ang Ama ang siyang saksi at siyang hukom kahit nino. Kaya patuloy kang makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Nasubukan ninyo ang kayong masaya. Nasubukan ninyo ang kayong malungkot. Alam din ninyo kung bakit kayo naging masaya. At alam ninyo kung ano nakalungkot sa inyo. Kaya susuriin nyo ngayon kung sa ginawa nyo, ginawa ng kapwa nyo, ay nalungkot kayo, huwag na ninyong gagawin ang nakalulungkot sa inyo at huwag nyo nang pakinggan o sundin o kaya na may masdan ang ginagawang nakalulungkot ng kapwa nyo. Ang masdan nyo, ang isipin nyo, ang mabuting amang gumagawa sa buhay nyo, ang sundin nyo, ang mabuting kalooban niya nang di nalulumbay ang puso nyo. Pampatuloy kayong makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Pipihit ng Ama ang lahat ng pangyayari. Naniniwala ba kayong maging isip nyo'y napagbabago niya ito? Naniniwala ba kayong maging ang loob nyo'y kayang baguhin niya? Kung gayon at naniniwala kayo, ang mananalig kayong maganda at mabuti ang pagpihit ng pagbabago sa inyo ang siyang magaganap, itong pangyayarihin niya. Kaya sa inyong lahat, upo na muna. Alam kong may sugo. Manalig ka may sugo.
Manalig ka, laging may sugo. Manalig ka, laging sugo-sugo. Oh, isusugo. Ay sugo ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Marami kayo. Kaya isa-isa. Alam kong may magagawa. Nawa naman, patuloy ng pahintulutan na may gawain ganito, no? Nawa naman, huwag nang maudlot ang nasimulan. Nawa naman, panalangin yung magsigaling na yung mga may karamdaman. Nawa naman, magtiwala kayo't gumawa ng pagbabago nang baguhin na ng ama ang sitwasyon. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Magka wini ka niya manan. Bawat araw, ako sa iyo, may nangalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at ang gabi. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may initingnan ko kasi yung mga bata kung may kakasya pa, may nakatira pala doon. Cecilia, pakikuha mo nga yung natira doong pinamimigay yung mga sa bata. Yung baka may kumasyang bata rin eh. Pinakukuha ko yon. Sabi nila wala na. Nung magdaan ako doon, eh meron pa pala din eh. O de, yan. Kumisan binubulag ano, para di ba kita, dahil ibig sabihin, may takda ang pagbibigay. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat inika niya manamig ka na bawat araw. Ako sa inyo, may nakalaala. Pasensya na kayo, kakarampot ang alay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong lana sa inyo, manalig umangkin at ang gabi. Yata makita ni Cecil ako na maghahanap. Alam kong may ano, lalabas. Si Cecil. Sabi ba ka lang sa loob eh? Yan, sige. Sunday, Taipei yan, hindi yan pwede pamigay yan. Ayan, just, wala hindi na ilabas. Eto is yun, hindi naman yung YouTube. Ayan, may lalaki na lang nakatira din eh. Oh, ayan.
Oh, nasa yung mga bata. Titingnan ko kung may kakasya. Ay, may pambili ka naman. Huwag ka na. Ay, babae ka. Panlalaki. Wala. Ay, malalaki kayo. Hindi na. May kakasya sa inyo. Anak, babae ka. Hindi pwede. Panlalaki to. O, siguro pwede naman to. Batman eh. Yun ako, Batman. Hindi ba Batman? Hoy, malalaki kayo. Pangmaliit lang ito. Ito. Malaki ka na. Hindi na pwede sa'yo. Malaki ka na. O, sino pa? Malit. Halika. Ay, babae yan eh. Panlalaki. Puro Batman ito, tsaka ano eh. Naubos na yung pambabae. O, babae pa. Lalaki pa. Lalaki pa. Wala na. Ay, sorry na lang. Wala nang lalaki. Wala na. Asan? Wala eh. Pang ano lang. Pang ganito lang edad dito eh. Tsaka pang ganito. Ha? Ganito, kalak. Pang? O, sige. Lalaki po. O, sino pa? Wala. Wala na. Maliliit eh. Tingnan mo ang Diyos. Sumisibol ano? Kamay. Apat pa. Ganyan lamang po ang buhay. Wala kaming pambili. Binibigyan kami ng pambigay. Kasi, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ng libre, binibigay sa'yo ang kapalit ng libre. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, gusto niyo bang maging masaya? Gusto niyo maging maligaya? Maglingkod kayo ng libre. Magmahal kayo ng totoo. At pukunting, ibig sabihin, alam niyo po, hindi ko rin kayang gawin ito kung hindi sa Diyos. At hindi ko rin gagawin ito kundi pinatutupad sa akin. Eh, ano ako, si Raulo? Mamimili ako ng ganitong gagawin ko? Magsusot ako ng ganito? Uy, kung marunong kayong mahiya, na, kakahiya rin kung magsusot ako ng ganito. Ba, hindi mo ako mapagsusot sa normal na buhay ko ito. Baka sabihin ko sa'yo, bayaran mo man akong 5,000 kada suot ko niyan. Sa'yo na yung 5,000 mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya nung tinutundin na ako sinasabi, bakit ba ka nagsusot ng ganyan yung apokunching nyo na yan? Pare ba siya? Ano ba siya? Wala akong sinasabi. Bakit? Ang Diyos ang bahala. Siyang nakababatid kung ba't ako nagsuot ng ganito. At hindi ko pipiliing magsuot ako ng ganito. At di ko gustuhin magsuot ako ng ganito. Ngunit, kung niloob at pag-aatas sa pagsuot ko naman ito, maraming nakinabang. Di bali nang ako'y tining, tingnang, baliw. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may gala sa puso nyo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? P.S. Paral, pahabol sulat, pero P.S. pahabol salita. No? Tinuran sa akin ng Espiritu, simple lang. Ngunit huwag ka ekang mag-alala, anak. Sabi ko, Panginoon, eh dadalawa po yung damit kong ganito. De labat suot. Konstansya, tandaan mo, darata lang takda. Marami kang aba. Paganda ng paganda. Ako pa nga sumuso kung may binigay po sa akin ng Pasko. Ay sabi ko, pasensya na, hindi ko may susot yan. Hindi naman kasi ako santa eh. Hindi ko kaya suotin yun. Kasi ang alam ko, sinusot lang yun ang mga ribulto. Ano po? Kasi hanggang dito yung design. Hanggang dyan. Ay, pasensya na, hindi ko kaya suotin. I-pre-reserve ko na lang. Tatago ko na lang. At may minisa sa akin ng Espiritu na hindi ko na pwedeng sabihin yon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Katulad niya,
Teacher siya, magbabaliw-baliwan ba yan? Oh, subalit yung hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa, hindi nakakaramdam, baliw eh ka, baliw. Ano ka? Yung pinangangalanan mong baliw, mas baliw ka, teacher siya, magbabaliw-baliwan? Hindi naman siguro, no? Kaya yan ang patutuo sa nagaganap sa mundong ito, sa mga nagaganap na ganito. Kaya ba yan ang sensya? Kaya ba yan ang science? Nars ka. Kaya nga, kaya hindi kayang paliwanag ang bawat kaganapan ng anumang karunungan na pangsanlibutan. Subalit, ang pinagmumula ng kaalaman at karunungan na kabutihan, alam ang lahat ng kaganapan. Buhay ba, Mama? Kaya, mapangalag kayo na baliw sa paningin ng kapwa nyo, na si Raulo kayo, Bera, Tagalog yan. No? Baliw, Bera, si Raulo, Loko-Loko, pare-pares lang yon. Kabaliwan pa rin ang tama doon. Isang salita na tinutukoy lamang yan sa iba't ibang pananalita. Si Raulo, baliw, berat, kapampangan, idiot, etc. etc. Isa lamang yan. Kung si Raulo ka nga, mamumulot ka ng bato at pupukulin mo ang tao. Kung si Raulo ka nga, manghuhuli ka ng tutubi, tatarang-tarang ka, walang tutubi, lundag-lundag ka. Kung nanghuhuli ka ng tutubi at ikaw ay ng babato, baliw ka nga. Ngunit hindi ka ng babato, kahit batuhin ka ng batuhin ng salita, ang binabato mo'y mabuting salita. Kaya di ka baliw, ikaw ay matuwa. Buhay mga ama, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Patuloy na pananampalataya at pagtitiwalang Diyos Ama'y totoo, may magagawa sa buhay nyo, ipanalangin ang kapwa nyo, ipanalangin ang mundong ito, na magkaroon na ng kaayusan at kapayapaan at tunay na pangangasiwang mainam. Pagpalain kayo. Tayo na.